Good morning everyone, this is Tribu Moto, each another day in each another vlog. And for today's video natin ngayon guys, gusto ko lang ipakita at i-share sa inyo kung paano manguha ng ginto na walang ginagamit na kahit anumang equipment. So yung nakikita nyo guys, ayan, yan yung ginagawa ng aking kapatid na nangunguha ng ginto sa Wawa River. Ang Wawa River po guys, yan yung pinakamalaking ilog sa amin na nag-uugnay mula Agusan River to Magallanes papuntang Butuan City. So yan yung mga ginagawa kadalasan ng ating mga kapatid at kasama na rin ng aking kapatid dyan pag walang baha, no, nangunguha sila ng ginto sa Wawa River. At ang Wawa River guys ay yan yung pinakamalaking ilog sa Agusan del Sur. So ayan guys, ganyan kayaman ang Wawa River pag hindi bumabaha. Pero pag bumabaha ang Agusan River guys, wala tayo makukuha ang ganyang ginto. So ganito kapayapa yung Agusan River guys pag walang ulan, no? At makikita natin dito sa video na mapayapa yung tubig. So pag panahon naman ng tag-ulan at may mga bagyo, wala tayong makikitang kahit anumang dahon or anumang damo dyan sa gilid-gilid ng pangpang ng ilong na ito, kundi puro tubig yan hanggang sa taas. So gusto ko lang i-share sa inyo guys, no, na itong Wawa River na ito ay malaking bagay talaga sa akin at ang dami kong memory dito sa ilog na to. So itong area na to guys ay malapit na to mismo sa pinakabayan kung saan ay doon tayo nag-aral nung high school at saka elementary. So itong ilog na ito guys, madalas dito ako nagpapaanod mula dito. Papaanod ako niyan hanggang sa amin. So hindi ko lang ma-estimate kung ilang layo, no, pero malayo-layo talaga siya. Magpapaanod ako diyan. Minsan ang hawak ko lang ay isang puno ng saging para lang may patungan ako ng aking bag or mukha or makapitan para hindi lang ako lumubog pag may mga part ng ilog na malakas yung agos. Kung nakikita nyo dito sa video guys, ayan, mapayapa yung tubig. Pero may mga part talaga dito guys na sa ilog na ito na malakas yung agos. Kaya pag ako tinamad maglakad nung araw ay nagpapaanod lang ako dyan. Tapos kailangan talaga meron akong hawak-hawak na kahit galon or katawan ng puno ng saging para pag nakadaan man ako sa malalakas na agos ay hindi tayo malulunod. Meron tayong sasampahan ika nga kahit sa kamay natin or mukha natin. So ayan, nakakamiss din sa tagal na ng panahon, ilang dekada na hindi ako nakauwi sa amin, siguro 25 years na. So ngayon lang tayo nakakuha ng video, no, at malaki na talaga yung pinagbago. So siguro ganyan kalabo yung tubig guys, ayan, kasi yan nga, nangunguha sila ng ginto at nabubulabog yung tubig dahil pag nangunguha yata sila ng ginto, nanggagaling yata sa ilalim ng tubig yung mga buhangin or bato na kinukuha nila para dalhin doon sa nakikita natin dito. Ito para salain nila yung hihiwalay nila yung mga malalaking bato, tapos yung natitira dyan guys na buhangin o graba sa amin ay yan yung tinatabi nila para salain nilang maigi dahil doon yata nila kukunin or doon makikita pag sinuwerte yung mga iilang perasong ginto katulad nung nakita nyo kanina sa ating intro, no? So yun lang guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung lugar kung saan tayo sinilang, no? So isa lang to sa mga lugar na madalas ko dating tinatawidan, no, kasi dito sa lugar na to sa taas niyan ay diyan nakatira yung aking kapatid na pang-apat. So madalas talaga sila diyan at nung araw talaga ay diyan kami tumatawid, no, sumasakay lang kami ng bangka para makatawid kami sa kanila or sila naman ay tatawid papunta naman sa amin. Pero ngayon guys ay sibilisado na nga, nag-upgrade na nga yung ating bayan, no, mayroon na diyan sa unahan niyan na mahabang tulay kung saan ay doon na dumadaan yung mga tricycle, motor, na single, tapos jeep.
So, sibilisado na yung ating lugar. So, sa tagal na ng panahon, ilang dekada na tayo hindi nakauwi, marami na daw nagbago dito. So, sana soon makauwi tayo dyan sa ating lugar. Although, nakakamiss naman, no? Masarap din balikan yung kung saan tayo nanggaling. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, yeah. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Yeah.
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.